Muli po, magandang umaga sa inyo mga minamahal kong mga kapatid at maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. At kagaya nga po ng ating paunang salita, sa araw na ito, ating ipinagdiriwang ang dakilang kapestahan ni San Jose, kabiyak ng puso ng mahal na Birheng Maria. Mga minamahal, sa buhay ni San Jose, isang titulo, yung kumbaga ay pwedeng magsilbing inspirasyon para sa ating mga mananampalataya bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. At ito po yung titulo na pwede nating maging inspirasyon, mga minamahal kong mga kapatid, na San Jose ay kumbaga ay custodian. Custodian of the Savior. Custodius Redemptoris, mga minamahal kong mga kapatid. Tagapangalaga ng tagapagligtas. No? Kasi sa buhay ni San Jose, mga minamahal kong mga kapatid, sa dami ng pwedeng pagkatiwalaan ng Diyos, mga minamahal, para mangalaga sa kanyang anak, at syempre, sa ating mahal na Birheng Maria, si San Jose, ang kanyang pinili. At sa buhay ni San Jose, ginampanan niya ng maayos at sangayon sa kalooban ng Diyos. No? Iyong gawaing iyon bilang tagapangalaga, bilang pinagkatiwalaan ng Diyos na mangalaga sa mag-ina. At tayo din, mga minamahal kong mga kapatid, hindi man tayo pinagkatiwalaan ng mangalaga sa mag-ina, kay Maria o di kay Jesus, mga minamahal kong mga kapatid, pinagkakatiwalaan din tayo ng Diyos sa maraming biyaya. No? Mga minamahal, saan ba? Una, biyaya ng buhay. No, primary yan. Pinagkatiwala sa atin ng Diyos yan para alagaan. Biyaya ng kalikasan. Ano? O minamahal kong mga kapatid, na dapat nating alagaan. Yun ba? At marami pa. O minamahal kong mga kapatid. Yun lang nga eh, mga minamahal kong mga kapatid, minsan sa buhay natin, hindi natin magampanan. Bakit? Kasi yung kalooban kasi natin ang nasusunod. Hindi yung kalooban ng Diyos. Di kagaya noong ipinakita ni San Jose. No? Na sa buong buhay niya, sa bawat pagpapakita, pakipag-usap ng Diyos sa kanya sa pamagitan ng anghel, no? Lagi niyang sinusunod yun. Na minamahal kong mga kapatid, biglaan pa. No? Walang pagtatanong, walang pag-aalinlangan, walang papetiks-petiks. Doon. Sinusunod niya agad. No? Kahit nga sa istorya na napakinggan natin, sa mabuting balita, mga minamahal kong mga kapatid, kagigising lang ni San Jose. No? Hindi niya pinagdudahan. Ah, baka pa nanaginip lang ako. Hindi niya pinagdudahan. Agad-agad. Tinugunan niya. Ano? Iyong panawagan ng Diyos. Kaya tayo din, mga minamahal kong mga kapatid, bilang mga kumbaga ay tagapangalaga at katiwala na maraming biyaya ng Diyos. Ano? Tularan natin si San Jose. At isa sa mga tanda na tayo ay kumbaga ay mabubuting katiwala at tagapangalaga na maraming biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Ano? Una, isang marka, mga minamahal kong mga kapatid, tayo nagpapasalamat. Bakit tayo na dapat magpapasalamat at isa yan sa tatak ng isang Kristiyanong mabuting katiwala, no? At tagapangalaga. Kasi nga, sino ba sa atin ang katiwa-tiwala? Wala naman ho eh. Sino ba sa atin ang karapat-dapat para bigyan ng ganitong gawain? Wala. Bakit? Eh, pare-pares tayo makasalanan eh. Kahit ako bilang isang pare, aba, itong pagkaparing ito, minamahal kong mga kapatid, abay, hindi karapat-dapat, dami rin bahid eh. Pero, minamahal kong mga kapatid, pinapagindapat tayo ni Jesus. Kay laking biyaya nun na dapat nating ipagpasalamat araw-araw sa Kanya. Kagaya ni Jose, mga minamahal kong mga kapatid, sa napalaking biyayang ipinagkaloob sa kanya, mangalaga dun sa mag-ina kay Jesus na tagapagligtas, no?
at kay Maria na kumbagay magluluwal. Ano, doon sa sanggol na tagapagligtas, ay tingnan niyo po. Mga minamahal ko, mga kapatid, isipin niyo lang kung hindi niya ginampanan yun, hindi nga tayo lahat dito. No? Hindi tayo naligtas sa kasalanan. Pero doon. Ayun, no? At bilang para salamat sa Jose, sumusunod lagi siya. Yun ang kanya ang, kumbaga, ay body language ng pagpapasalamat. Tayo, bilang mga Kristiyano, meron din. Ang minamahal ko, mga kapatid, at ano yun? Banal na misa. No? Ito yung paraan natin ng pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. Kaya kahirap isipin na ang isang mananampalataya, ang isang pinagkatiwalaan ng Diyos, hindi marunong magsimba. No? Hindi siya marunong magpasalamat sa biyaya na kanyang tinatanggap. Kaya iyon yung isang marka na tayo ay mabubuting katiwala at tagapangalaga ng maraming biyaya ng Diyos sa atin. Marunong tayong magpasalamat sa pamamaraan na ibinibigay ng Diyos para sa atin. At ito yun, no? Ang pagdiriwang ng banal na misa at kumbagay pakikiisa dito. Kaya nga, mga minamahal ko, mga kapatid, sa buhay natin, sana, no, magkaroon tayo na kumbaga ay, sabihin na, debusyon, ano, o pagpapahalaga sa banal na misa. Dahil marami dapat tayong ipagpasalamat sa Diyos. Hindi man karapat dapat sa mga biyayang ito, pinapagindapat lamang tayo ng Diyos. Pangalawa, mga minamahal ko, mga kapatid, na isang tanda na tayo ay kumbaga ay mabubuting katiwala at tagapangalaga na maraming biyaya ng ating Panginoong Jesucristo sa atin, no, tayo ay nagbabahagi. Mahirap pong isipin na ang isang Kristiyano gulping imot, no, hindi marunong magbigay, no, kumbaga ay may bulsa sa balat, no, hindi man lang makapaglabas, no. Ang hirap isipin na ang isang Kristiyano, ano, hindi marunong magbigay. Bakit? Eh kasi yung sinusunda natin, nagbigay eh. Buong-buo. Walang labis, walang kulang. Buong sarili niya, ibinigay niya sa krus. Eh di lalo si San Jose. Sa mumunti niyang mga pamamaraan, nagbibigay siya nung ano, yung kanyang may pagkakaloob. Ano? Nang bukal sa kanyang loob. Di man yung sapilitan. Hindi man pwersahan. No? Nagbabahagi siya. Kagaya nung paglilingkod niya sa mag-ina. Mga minamahal ko, mga kapatid. No, hindi marami, wala man lang siya maraming salita. Basta, yun ang kanyang kumbaga ay paraan ng pagbabahagi. Pagtanaw ng utang na loob sa Diyos. Mga minamahal ko, mga kapatid. Kaya tayo din, sana, sa mumunti din nating pamamaraan, mga minamahal ko, mga kapatid, hindi man natin maturalan yung ginawang pagbabahagi ni Jesus. Ano? At walang makakahigit doon, man lamang, mga minamahal kong mga kapatid. Sa mumunti nating pamaraan, mapagbahagi tayo. Di lang treasure, pwede naman tayo may talent eh. No? Kaya nga, sa buhay natin, mga minamahal kong mga kapatid, kagaya ni Jose, pinagkatiwalaan at kumbaga ibinigay sa kanya ang gampaning pangalagaan, no, ang mag-ina. Tayo din binibigyan ng ganitong gampanin. Sana sa tuwing tayo, ano, sa buhay natin bilang mga mananampalataya, matuto tayo magpasalamat at magbahagi para makita at maramdaman ang ating Panginoong Jesucristo, no, na tayo yung mga karapat-dapat na mga katiwala at tagapangalaga na maraming biyaya na kanyang ipinagkakaloob. Pagpalain nawa tayo ng Poong May Kapal ngayon at kailanman.